AQB, Armandeng ko po ng Peaceabilities Facebook page, KSK SMP Co-op, and of course Colayco Foundation. Baka nakakalimutan na ang Colayco Foundation. Yan yung inumpisahan namin ni Francisco J. Colayco. Papasokan na natin every Monday sa LBC, Ask Ate Doc, Doc Norge Benko Tan. Ate Doc, how are you, Ate Doc? Mabuti. Nanakit ulit yung likod ko, yung anong tawag mo, anong matawag mo? Slip disc? Oo, nag-muscle pain ka. Sobrang muscle pain. So, hindi ako nakatulog noong buong Thursday ng gabi. Tapos, madali yata, humingi na ako ng gamot sa'yo. Hindi ko kasi ako madalas umiinom ng gamot. Vitamins lang kung tinitake ko talaga orally. Ako kay Ate Doc, ha? Pumunta ko ako doon sa Facebook page niya. Pumunta pa ako sa Facebook page ni Ate Doc. Pupunta kayo ron. Ha? Yung Facebook page ni Ate Doc. Pwede kayong magpa... ginagawa mo yun, Ate Doc, di ba? Nagpapaschedule. Oo naman, telemed. Oo. Sabi ko nga, telemed consult. Sabi, mag-message na sila kung kailan nila gustong parang magpa-appointment online. Yeah. Para doon sa mga members ng KSK, libre lang yung telemed natin dyan. No? Every Thursday to Saturday, 7 to 9 p.m. ng gabi. Kasi nga, ibang time zone, baka nasa ibang time zone sila eh. Ano ba kahalaga yung pag-iingat sa pag-inom ng mga gamot? Napaka-importante niya, no? Kasi sa ngayon, sa totoo lang, mga dapat talaga, pag bumibili ho kayo ng gamot, kahit over-the-counter lang, kahit sabihin niya na, sabihin ko na yung brand, kunyari, Biogesic, alam natin, paracetamol yung generic niyan. Pero kasi, let's say, kahit anong gamot na parang over-the-counter or what, unang-una dapat talaga ina-advisean kayo ng pharmacist. Natapos ho ng parmasya yung mga yan, na yung board exam pa yan, para specifically alam nila yung mga gamot at saka advisan kayo. Advisan na, para sa lagnat, para sa kung ano man yung nararamdaman ninyo, no? Or kung ano yung, baka kasi dinadagdagan din nila kung ano yung baka nakalimutan ng doktor ipaliwanag, di ba? Pero kasi isa yung importante is kailangan kasi kung talagang medyo matapang yung gamot, hihingan kayo talaga dapat ng reseta. Sa totoo lang, may minsan, hindi ko nababangkating ko sa drugstore, nagugulat ako kasi ako mismo, bibili ako doon sa drugstore na yon, nagugulat ako pag may katabi akong parang obviously customer din, tapos sabihin nila, ma'am, ate, o kaya ano ba magandang gamot o ano ba magandang antibiotic, ganun pa ako magtanong, di ba? So talagang, tapos magsasabi naman yung pharmacist, which is hindi talaga tama, kasi dapat lalo ng mga antibiotic, mga gamot para sa sakit katulad ng yung kay Armand, no? So yun, may mga posible kasing side effect at maaring kailangan talaga ng reseta, which means kailangan nagpatingin sa doktor. Ngayon nga ho na dahil nga medyo abnormal ang sitwasyon, marami talaga na hindi makakapunta sa doktor dahil sa social distancing, etc. Allowed na naman ho kasi na ipadala sa inyo yung reseta, no? Pagkatapos mag-telemed. Pwede ho yun. Pero yun na nga, kailangan alam niyo yung mga side effects. Katulad nung kinakwento sa akin itong aking magaling na kapatid na uminom ng kanyang pain reliever at talagang matapang na ho kasi yung binigay kong pain reliever. Talagang may side effect. At yun na nga, misa nakakahilo, isa yon sa mga side effect ng mga matatapang na pain reliever. Pwedeng mahilo. Ang term pa nga na parang nahahay. Pero actually kasi parang ibang klaseng paghihilo yun dahil nagre-relax lahat yung muscle para nga hindi maging masakit, di ba? So, yun. Isa ding posibleng side effect ng mga pain reliever. Yung hindi paracetamol, isa ding side effect niyan is nangangasim ang sikmura, di ba? Kaya lagi ko sinasabi, kung ganitong klaseng pain reliever, kailangan nakakain ka na, hindi dapat yung gutom ka or walang laman lang dyan. Ganyan yung mga posibleng mga side effect kasi ng mga kala natin ordinary lang ng mga gamot, no? Kasi pain reliever lang naman di ba? Pero may mga posible kasing mga side effects. Kahit na hindi kayo hihinga ng reseta. Bakit yung iba ang hilig? Mag-antibiotic ka na, mag-antibiotic ka na. Bakit yun ang unang bukang bibig? Ano yung antibiotic? Para kasi, mabigyan natin sila ng pag-iingat na hindi yung basta-basta kinukuha. Sama na ng sipon mo. Ang sama na ng ubo mo, mag-antibiotic ka na. Ang sama na ng pagbumuka mo, antibiotic ka na. Ayun sa mukha, Armand, wala na ako magagawa dyan. Milagro, hindi ako Diyos. Milagro ang kailangan dyan. Okay. Hindi, pero kasi pag sinabing anti, di ba, against,
against yun, laban sa, kasi sabi antay ka. Antibiotic, ibig sabihin, laban yan sa mga mikrobyo. Okay, so mikrobyo, biotic, di ba? Antibiotic. So antimikrobyo. Ngayon, sa totoo lang, dalawa ang klase ng mikrobyo. Ngayon, nakikita natin yan, ano? Virus, ayan, parang COVID. O kaya kahit bago itong bago naging bukang bibigyang ayang COVID, merong mga, yung parang virus na nagkakos ng mga sipon, ubo, di ba? Na alam natin, isa o dalawang araw lang talaga, mawawala yon. Sa totoo lang, kung virus ang dumapo sa'yo, walang antibiotic para dyan, okay? Kasi whether we like it or not, magtutuloy-tuloy lang yan, tutuloy-tuloy lang yan, 1 to 2 days, 3 days, ganyan, no? So, pero kasi, sa totoo lang, kung talagang mababa ang resistensya mo, kaya ka nga nadapuan ng virus, ordinaryong virus lang ang pinag-uusapan natin, ha? Hindi pa nga COVID, pwede talaga mababang resistensya mo, pwede kang makasagap ng iba pang mikrobyo, pwede magpatong-patong yan, hindi isa-isa, na maaring bakterya na, no? Dalawang klase nga sabi ko, di ba? Virus at bakterya. Ang bakterya, yun talaga, kailangan talaga na ng antibiotic yun. Maaari kasi nagiging bukang bigibig ng mga misis yan o kaya ng mga nanay, mag-antibiotic ka na. Baka kasi sa past experience nila, di ba? Sa past experience, talagang hindi matiis yung anak, nag-ubo-ubo-ubo, tapos eh parang kahit ano nang bigay nila, parang hindi umuubra. Tapos nung dinala sa doktor, eh siyempre matagal-tagal nang may sakit yung bata, bibigyan ng antibiotic, gagaling. Kaya magkakaroon tuloy sila ng pag-iisip na yun. Yun ang sagot kung meron kang mga ubo, sipon na natatarantahan na, gusto mo nang maalis agad, di ba? Sa totoo lang sabi nila, hindi effective talaga, doktor, eh. Nung uminom ako nitong antibiotic nito, talagang nawala. Sa totoo lang ho, kay uminom kayo o hindi, kung talaga naman pinapalaga talaga naman, kunyari, sineparate niya ang sarili niya, inaalagaan niya ang sarili niya habang nasa bahay siya, umiinom ng maraming tubig, let's say, o kaya talagang personal hygiene, at saka dieta, etc. Tapos gagaling, kaya may antibiotic o wala, ganun ang rota talaga noon. Pero kasi ang problema kasi sa madalas na nag-aano ng antibiotic, umiinom, na hindi naman kailangan, ang problema dyan ay nagkakaroon ng resistance. Yan ang pinakamalaking problema natin na nangyayari na sa Pilipinas. Kaya nga, kung tatanungin mo, for example, anong pinaka-common na lung problem natin? TB pa rin, di ba? TB, hanggang ngayon, tuberculosis, di ba? Hanggang ngayon, may tuberculosis. Sa totoo lang ho, ang dali-daling magamot ng tuberculosis. Ang dali-dali. Ang problema lang kasi, pag yung mga tao, at ang gamot ho sa TB kasi, dahil ibang klaseng mikrobyo din naman yan, antibiotic ang gamot yan. Pero kasi dahil nga matapang na mikrobyo yan, apat-apat na antibiotic ang ginagamit. Makikita ba kami ko? Apat-apat o minsan nga lima. Yung iba kasi sabi nila, sobra-sobra naman, una-una, mahal. Pero sa totoo lang, may mga sa mga center, alam ko, nagbibigay sila niya. Okay, sa mga TB centers talaga, nagbibigay ng libre niya. Kailangan tapusin talaga lahat. Pag hindi mo tinapos yung antibiotic, o kaya sasabihin mo, nagka-side effect kayo, nagka-side effect, kasi hindi mo naman kinusuta yung doktor, dahil nga, parang, dok, ba't ako parang nagmamanhid? Bakit parang sinisikmura? Or kung ano man yung mga side effect na sinasabi sa pag-inom ng antibiotic, hindi ikukonsulta sa doktor, basta ihihinto. Tapos pag kunyari ito na naman, may ubo, iinumin, may resistensya na. Yun ang problema. Kaya hindi matapos-tapos yung... Parang ito, no? Na parang kung ang mikrobyo nyo, korte, ha? Resistensya sa antibiotic, hindi na nagwo-work. Hindi na nagwo-work. So parang ang problema kasi doon is, pagka nagkaroon na ng resistance yung mikrobyo, kahit ibalik niyo siya doon sa dati, iniinom na antibiotic, hindi na siya effective. Mas matapang na. Mas mahal pa sigurado. Dahil kasi sa next grade of antibiotics na. Yun ang madalas nangyayari sa atin. Pag sinabing misis, let's say, 7 araw nyo iinumin yan, ha? Sabihin, una-una, mahal. O kaya, nakakasawa namang inumin. Ganon. Iinumin lang 2-3 araw. Pagkatapos sabihin, okay na ako. Pumapasok na nga ako eh. Diba? Okay na ako. Tapos hindi na iinumin. Yan, tinutulungan nyo mag-develop yung mikrobyo ng antibiotic resistance. Napakalaking problema na po niyan ng mga doktor sa Pilipinas, no? Na nagkakaroon na ng antibiotic resistance tayo sa iba't ibang mga mikrobyo na ang dali naman sanang gamutin kung nag-stick ka lang dun sa schedule. Ngayon nga ho, may mga bago ng antibiotic na 3 araw lang, no? So
And yet, siyempre, baka naman namamahalan siyempre yung mga kababayan natin o kaya hindi mahanap o kaya talagang ayaw nilang uminom doon. Yun, pag hindi kayo, pag hindi ho talaga na impisan yun, kahit na tatlong araw na nga lang yung antibiotic, may mga ganun kasi, magkakaroon talaga ng resistance. Yun ang problema. Pag muna natin yung antibiotic, Ate Doc, si Sir Joel Cala, merong gustong itanong. Yeah, go. Oh, yan, diretso, Sir Joel. Hi Doc, good afternoon. Tanong ko lang po kasi 2015 November, nung na-operahan po ako, gallbladder. So, hindi po laparoscopic yung ginawa sa akin. Binuksan ako kasi parang cesarean dito sa gilid. Kaya lang napapansin ko po, 3 years na, 4 years na, pag medyo mali yung galaw ko, tapos pag malamig, pag mali yung galaw ko, parang mapupunit yung nasa loob. Usually po ba mga ilang years bago mag-heal yung sugat? Kasi di ba tinayo, ilang layer na tinahi po yan eh. Parang mapupunit siya, maling galaw ko po na ganun. Usually po ba mga ilang years po? Hindi. So, hindi dapat umabot ng years. One, in fact, weeks lang yan eh. Hindi ka dapat pinalabas kung hindi pa talaga gumaling. By about, I would say, malalim kasi talaga ang hiniwa, kahit nga cesarean eh, na pagkalalim lang, mas malalim pa ang cesarean na operasyon kesa sa gallbladder. Mas malalim pa yon ang cesarean. Opo. And yet, ilang araw o linggo, isang linggo, dalawang linggo, kung saan, lagay na natin sa isang buwan, sarado na lahat yun. Kung ilang layer yan na binuksan, di ba? Kunyari, ito lahat yan, bubuksan. Opo. So, mag-heal yan sa isa, no? Hanggang healed na lahat. Sandali lang yun. Maaring kaya parang napifeel mo pumupunit is because baka masyado kang matagal na nag-stay sa isang posisyon kasi nga natatakot ka na masakit eh, di ba? Masakit. Just like, di ba, pag napunta ka sa isang posisyon, tapos let's say nahiga ka sa isang posisyon, after a while, parang aray ang sakit nun. Nandiyan yung end ng operasyon. Lalo kang mas extra careful, di ba? Kasi parang naiisip, di ba, baka mapunit. Hindi na mapupunit yon. Ang kailangan mong abangan ay kung parang may bumubukol-bukol, no? Remember na, kunyari, ito yung nakikita ba ko? Okay. So, ito yung ibabaw ng skin, di ba? So, hiniwa dyan, hanggang sa makarating sila sa apdo, di ba? Sa gallbladder. Ngayon, ang nasa ilalim kasi niyan, pag hiniwa kasi tayo, ang nasa ilalim na dito, ang nandito sa ilalim, bituka na natin yon, di ba? Na-imagine mo? So, nandun yung bituka na natin. So, kailangan isaradong mabuti, isarado. Pero kuminsan kasi, at nangyayari ito, hindi ito dahil sa palpak yung doktor or what, na kuminsan may bitukang dulusot. No? Kung nakakita na kayo ng bituka ng hayop, di ba? Na parang pwedeng madulas kasi yan, no? Na parang lulusot doon sa merong kung saan yung layer ng muscle. No? At yun ang tinatawag natin na abdominal hernia. Kaya ewan ko, I'm sure nung time na naoperahan ka, binigyan ka ng binder, di ba? Parang kang binder na binigyan. Kasi parang nga, siguradong sarado yan. At walang uusli na bituka. Kasi pag sumingit yung bituka dun sa area na yan, siyempre weak area na yan eh, pwedeng sumingit dyan, pwedeng masakal yung bituka yun, di ba? At makikita mo yon na parang may bumubukol. Yun ang mas nakakatakot na epekto. Kasi pag nasakal yon, di ba? Pag nasakal yon, natural, pwede kasi magkanana yon. Hindi naman kasi dapat nasasakal yung bituka. Yung mga, lagi kang, let's say, nasusuka or parang hindi natutunawan. Kasi nga, yung parte ng bituka mo may nakaharang doon, di ba? So yun ang mga kailangang abangan. Pero otherwise, magaling na yan. It's just that, huwag ka matatakot na mag-exercise dahil kasi para baka na hindi lang na-i-stretch mabuti. And yes, talagang pwedeng maapektuhan kasi siyempre hindi na siya katulad ng dati, di ba? Hindi na kasing solid ng katulad ng dati. So, malamang kailangan mo lang ng konting i-build up mo yung muscles dyan, yung mga abdominal muscles. Hindi kaso yan kung matagal na, kung taon na. Okay na yan, sarado. Pero aabang-abangan mo rin, no? Aabang-abangan mo yan. Okay. Isa pa mo, Doc. Isa pa. Okay, go. Kasi pag malamig, masakit. Pag malamig ang panahon. Oo. Pag malamig kasi, generally speaking, pag malamig na... Tornilyo. Baka may naiwan dyan. Baka may gunting. Hindi naman siguro. Hindi, pero generally speaking naman, di ba, pag nanglalamig tayo, parang, in fact nga, parang nagsishivering para nga eh, di ba, pag nanglalamig. Talagang naninigas lahat ang muscles at kalam na natin pag malamig para i-conserve nga yung heat sa loob ng katawan. So the more so na kung kunwari may weak muscle ka na, di ba? May weak area ka na dyan. Hindi sinasabing hindi healed, ha? Healed na yon. Pero siyempre,
hindi siya katulad ng ibang parte na walang hiwang ginawa. Pwede talagang manigas yung mga muscles sa kalooban para mag-conserve ng heat and all that. Para, kaya ang nangyayari is parang naninigas o kaya parang ang sakit. Kaya nga the more na siguro dapat maging sanay ang katawan mo sa regular exercise, mga abdominal exercises, para nga lalo ma-strengthen yung abdominal area. No? At lalong napipipit yon para talagang ma-heal, no? Yung walang chance na magkaroon ng mga hernia, abdominal hernia and all. Okay. Yun. Thank you, Doc. Thank you. Salamat. Praning okay. Lang pala ako. Okay. Praning lang ako. Thank you. Thank okay, you. Tama lang yun. Okay lang. Okay lang. Ate, bakit kailangan ubusin yung antibiotic kahit magaling na? Kasi sabi, need i-complete. Eh magaling na raw eh, pagkatapos ng tatlong araw. Yung example mo kanina. Okay. May mga, depende ho kasi kung ano nakitang sakit sa inyo o kung anong mikrobyo ang gustong labanan ng doktor, kailangan talaga matagalan. Again, ayaw ho nating bigyan ng lakas yung mikrobyo na para mag-multiply ulit. Parang ganon, no? Ang binibigay hong, depende ho kasi sa antibiotic na binibigay. May mga antibiotic, sabi ko nga kanina, may mga bago ng antibiotic, tatlong araw lang okay na. May mga antibiotic pa rin na mga nakasanayan natin antibiotic, mga 7 to 10 days. Pag meron ho kayo nararamdaman na, uy, parang okay na, wala na akong lagnat, okay na yung ubo ko, nag-uumpisa pa lang ho yung healing noon. Okay. So, ang problema ho noon is hindi ho natin siguradong patay na lahat just because okay na ang pakiramdam doesn't mean na patay na yung mikrobyo kung ano man yung dumapo sa iyo. So, kaya nga ho ang talagang advice is tapusin lahat kung ano sinabi ng doktor. Yan tatlong araw lang ha. Iba nga tatlong araw, once a day lang ha. May mga ganun na ho antibiotic ngayon. Sundin niyo ho 'yon. O ito, para misis, ang ginamit ho natin na hindi masyadong mahal, pero pitong araw niyo ho iinumin. Iyon talaga, tapos kumisa pa nga tatlong beses sa isang araw, apat na beses. Hindi ho talaga basihan. Traidor ho kuminsan ng katawan natin na parang okay na, di ba? Kuminsan ho kasi kung talaga nga malakas yung, kumbaga, malakas ang tolerance natin for pain o kaya for any discomfort, isipin natin, okay na ako eh. Signalis na wala na yung mikrobyo. No? Hindi ho yan. At lalo na kung naumpisahan na ng antibiotic. Kailangan tapusin po talaga para talagang siguradong burado ho sa sistema natin. Isang tip lang pala, pag umiinom mo kayo ng antibiotic, hindi naman siguro ano, talaga hong pwede na, kasi kunyari, meron kayong mikrobyo dito, ngayon pa naman tagulan, di ba, sinasabi ko, Arman, dito, sa mikrobyo sa ilong, lalamunan, ganyan, na pwede pa nga bumaba. May mga antibiotic na iniinom, pero hindi lang, kasi nga, antibiotic, lahat ho ng mikrobyo na makita niya, lilinisin niya. Yan yung trabaho niya. Pero remember, may normal na mikrobyo din tayo sa bituka. Normal yon. Kaya kung minsan sabihin ng iba, Dok, wala ho na nag-antibiotic ako, nagdadiarrhea ako. Bakit ganun? Kaya hininto ko eh, kasi nagdadiarrhea ako. Hindi ho dapat hinihinto yun. Sa totoo lang, kaya ho nangyayari yun, malamang, madalas nangyayari to na yung antibiotic na inim nyo, pati yung normal or yung good bacteria, tinodas niya, no? Para bang tinepok na. Ang solution ho doon, uminom ho kayo ng Yakult. Ayan, masasabi ko yun. Kasi bakit? O kaya kumain ng keso. Kasi parang prebiotic ho yan o probiotic, no? Na nare-restore ulit yung normal bacteria. And especially lalo na pag meron mo, kung umiinom mo kayo ng antibiotic. Sabi ng doktor, uminom ka nito para gumaling ka. Sabay yun, siyempre, kakain ka pa rin naman ng normal na pagkain mo. Dagdagan nyo ng Yakult o kaya keso, yung mga ganyan. Yogurt, para mabalik yung mga normal bacteria. Para siguradong lagi kayong may normal bacteria. Nakakatulog mo yun para hindi kayo mag-diarrhea dahil sa antibiotic. Ito kay Yolanda Thomas. Ate Doc, cause po ba ng pamamaga ng paa ang rayuma at high blood? Ano ba yung rayuma? Rayuma, pwede kasi, ang sa Pilipino kasi pag sinayin yung rayuma, iba-iba eh. Merong parang arthritis. Meron din na dahil sa muscle pain. High blood pwede kung naapektuhan na ang kidney. Mahirap yon, no? Sa totoo lang ho, manmanan ho ninyo, or kaya kung may iniinom ho kayong mga gamot, pwede ho din mag-cause ng manas. Meron nung ganon. Pero kasi, for example, meron mga gamot sa high blood na, bumababa nga ang blood pressure mo, pero isang side effect ay manas. Hindi ibig sabihin na nagkakaproblema sa kidney, it's just that isang potential side effect yon. Ang masambuti kasi is,
patingin nyo ho para makilatis ng doktor kung ano nagiging cost ng malas. No? Again, pwede ho kayo mag-telemed. Libre lang po yan para sa mga KSK members. No? Doon sa pinakita ho ni Armand kanina na Facebook page, facebook.com/docnorge. Pakita nyo ho, yung iba ginamit na yan para kinuna nila ng litrato yung kung ano man yung apektadong parte ng katawan. Tapos sinabi nila, oh, ito yung manas, ito yan. Tapos yun, nakapag, nakapag-chat kami or nakapag-usap pa nga. Ano? So, Ate Doc, sila Corina de Guzman. Sila Corina de Guzman, Inan Solan, Abner Acacio, Ayesa Gaile. Ayan, nagpapasalamat din si, Chen Gargar, yung nagtanong tungkol sa, tungkol sa antibiotic. Yung si Yolanda Thomas, sana narinig nyo, ha? Yung nagtatanong na namamaga yung paa, kung tatanong nga kung rayuma ba yun o high blood. Kasi sinabi ka, matagal na lang pala, kaya namaga. Hindi, biro lang. Pero, Ate Doc, nagpas na tayo sa oras. Eh, alam mo naman ang tahan ko ngayon. Start on time, end on time. Your last message for the week. Nakikita niyo yung nakikita niyo sa screen niyo ngayon yung facebook.com/docnorge. So punta lang po kayo doon, mag-usap po tayo doon, pwede po tayo mag-telemed, mag-set tayo ng oras kung kailan talagang parang ganito, no, nag-uusap tayo talaga, or pwede niyo ako i-chat diyan. Libre lang po 'yan para sa mga members ng KSK. So, ingat po kayo. Tag-ulan ngayon, maraming mga sakit alam natin, lalo na sa mga obesipon, lalo na sa mga bata. So, ingat. Stay healthy. All right. Thank you very much. Elinor Tan, doktora po 'yan, ha? Doktora po 'yan. So, maraming salamat. Muli, ito si Armand Benko. Again, maraming salamat. A new day, a new week for us in a new month. Maraming salamat. Bye!